Welcome to Hard TV. Miyerkules po ngayon. At 14 degrees. So, parang ano pa rin. Baguio weather. So, mamaya iinit yan hanggang 27 degrees. Mamaya ang tanghali. O, salamat nga po pala sa mga ano, sa mga nag-subscribe tsaka viewers po natin nung nakaraan nating video about sa visit visa po. Na pwede nang mag-apply ng work dito sa Canada for 2 years hanggang February 2025. May mga tanong po, no? Lilinawin lang po natin yung mga ibang mga ilang bagay po sa about dito sa ETA at saka sa visit visa. Konti pa lang ang ano, sasakyan, pero may mga sasakyan ng ano. Nagmamaneho ngayon kasi mga papasok ngayon dito. Ayan ang mga siguro mga time nila mga 6 or alas 7 ng umaga. Ayan kaagad po. Ayan. Iba kasi sa labas ng ano, mga isang oras pa ang drive niya. Medyo malayo-layo yung ano, trabaho. Kaya nasa kalsada. Luwag ano. Walang ka-traffic. Laking kaibahan sa ano, sa Pilipinas, di ba? Tsaka maluwag yung ano, yung highway nila. Tsaka yung hindi kumbaga hindi tinipid yung daan. Ayos, di ba? Yung ETA po, yung Electronic Travel Authorization. Yun yung para sa mga dating may visa na. Mga may visit visa na na-expired. Work permit visa na na-expired. Tapos, yung mga, basta may US visa. Anything po na may visa ng Canadian at US po, pwede po. Pwede pong mag-apply ng ETA. Ang reason po niyan, meron na kasi kayong profile sa ano sa Canada tsaka sa US. So meron na silang record nyo. Kaya para pong redundant o double kung mag-a-apply ulit kayo ng panibago, i-screen nila kayo. Yun po kasi na-screen na kayo eh. Kaya pinadali na ng ano ng Canada. At hindi rin po ito guarantee na ma-approve kayo, no? Kasi po, ang ETA, parang ano yan, visa, visit visa. Ibig sabihin, titingnan din nila kung may financially capable po kayo na magpunta sa Canada. Ibig sabihin, kung merong, kaya nyo pong suportahan yung gastusin nyo sa stay nyo po dito sa Canada. Lalo na, siyempre, hindi niyo naman po sasabihin na ang intention niyo ay ano, 'di ba? Magtrabaho kung kayo lang po ang pupunta rito. Ang ano po diyan, as a tourist po kayo. So ang nasa assessment sa inyo, titingnan kung ano yung kakayanan niyo na magstay dito sa Canada as a tourist. So pagdating niyo dito, tsaka po kayo mag-a-apply ng work. Pag nandito na kayo sa Canada. Kasi po, pagka nandito na kayo, kayo ang gagastos po nung kung walang susuporta sa inyo. Di tulad po ng visit visa, ibig sabihin may bibisitahin kayong kamag-anak dito,
na malaki yung chance na susuportahan po kayo sa titirahan nyo, sa pagkain. Kumbaga, less hassle po sa ano, sa inyo. At saka mas malaki yung chance na ma-approve po yung E3A nyo o yung visit visa. Kasi meron kayong kamag-anak dito sa Canada. Bisita natin yung ano, yung website ng canada.ca at sinabi doon na mag-ingat sa pag-file o pag-apply ng ETA, lalo na sa pag-input ng passport number. Ang i-input nyo po na passport number ay yung nasa right hand side ng passport. Hindi po yung nasa baba na parang barcoded. Tatry po natin ilagay sa ano no, sa yung picture po na kung ano dapat po ang i-input. Kasi po pwede po kayong ma-approve ang ETA nyo, pero pagdating sa immigration sa Canada, i-reject po kasi hindi nagmamatch yung passport number na nilagay nyo sa ETA versus sa actual passport number na nasa passport nyo po. So mag-iingat po tayo. Tatry po natin ilagay sa video natin yung ano, yung picture para po malinaw po at hindi po masayang yung processing nyo, yung ticket nyo po na ginastos para pumunta rito sa Canada. Marireject lang kayo at hindi kayo makakapasok dito sa Canada. At hindi rin po guarantee na makakahanap po kayo ng trabaho dito. Ano po yan, hindi po madali, no? Sinabi ko nung una, magtsatsaga po talaga yung maghanap. Kung nasa Pinas pa kayo at sure na kayo na ma-approve ang inyong visa, ay mag-apply na po kayo. Magpunta kayo sa mga group page ng mga Pilipino dito sa Canada para makakuha po kayo ng ano, ng idea. Tsaka baka po nagpo-post sila ng ano, ng mga job opening po na pwede po sa inyo na may mga lamia ang employer. Diba po? So at least sinahandaan nyo na yung sarili nyo pagdating nyo po dito sa Canada. Planuhin nyo po yung ano, yung pagpunta nyo po dito, kung ano po yung dapat nyong gawin para po hindi masayang yung oras. Kasi po 6 na buwan, ano, kung meron po akong susuporta sa inyo, maganda po, no? Makakapag-renew kayo ng visa nyo before 6 months. Pero paano naman po kung sarili nyo pong gastos yun, di ba? So masasayang po kung hindi nyo po paplanuhin maigi yung pagpunta nyo rito at para makapag-apply ng trabaho. So plano po muna bago kayo magpunta rito. Yun nga po pala, no? Huwag po muna mamili ng trabaho. Baba po muna natin yung standards at saka ego natin na mataas yung posisyon natin sa Pilipinas. Dito, dapat ganun din ang posisyon. Hindi po ganun dito. Mag-umpisa po kayo sa mababa. Kasi po hindi nila kine-credit yung ano. Yung education mo, yung experience mo outside. Kailangan nila yung Canadian experience. So pagdating mo dito, mahalaga makakuha ka ng trabaho, ma-work permit ka, makakuha ka ng Canadian work experience. Yun po ang mahalaga. So back to zero ka po talaga. At baka kailangan mo pang mag-aral kung gusto mong i-practice yung profession mo. Ano? Sana po nakatulong yung ano, yung information natin ngayon. Magandang balita po para sa atin 'to kasi napansin na recognize na po ang Philippines ng Canada. So isa po tayo sa inaprubahan na bigyan ng ETA. Dahil sa laki ng contribution na natin, napapansin nila na
malaki yung naitutulong natin sa economy ng Canada. So, kaya po, pili lang po pala yung may ano, may allowed na mag-apply ng ETA kasama po ang Philippines doon. So, malaking advantage po para sa atin. Lalo na gusto nila yung ano, work ethics natin saka yung ugali natin pagdating sa trabaho, pakikisama, so at saka yung quality of work natin. So sana po nagustuhan niyo, no? At maraming salamat po sa mga nagsasubscribe. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo. Marami pa tayong i-discuss tsaka i-share sa inyo para mabigyan po kayo ng idea kung paano po kayo makapunta rito sa Canada sa matipid na paraan at tsaka matupad po yung pangarap nyo na Canadian dream. Hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless. Namumulaklak. Ganda, dami rito ng ganyan. Iba't ibang klase.